Ang kwento ni Teresita Castillo at ng mga aparisyon ng Birheng Maria sa Lipa ay isa sa mga hiwagang bumabagabag pa rin sa katayuan ng simbahan at ng taong bayan magpahanggang ngayon. Hindi ito may paliwanag at salaysay lamang ang umiiral, kung kaya't marami pa rin sa kabila ng mga ebidensyang sumusuporta sa katotohanan ng mga pangyayaring ito, ang hindi pa rin naniniwala't tinitingnan pa rin ang mga aparisyon bilang isang serye ng mga wari haka-haka lamang. Anuman ang paniniwala ng mga tao patungkol sa aparisyon ay di pa rin may kakailang mayroon pa rin mga taong nakakita at nakaranas ng isa o ilan sa mga iyon. Gaya ng mga madre ng Carmel, ng obispong si Obviar at ng taong bayan ng Lipa na siyang ating makikitang makararanas ng muling pag-ulan ng mga talulot ng rosas sa lugar habang nagpapatuloy tayo sa istorya. Gayunpaman, ang nakaranas ng lahat ng ito ay walang iba kundi mismong si Teresita Castillo, ang mandreng pinakitaan ng Birheng Maria sa hardin ng Kumbento ng Carmel. Siya ang una't huling nakausap ng ina at siya rin ang naging kinatawan ng ina upang maipahati nito sa iba ang kanyang mensahe ng pagiging payak at mapagkumbaba. Sa loob ng 15 araw ng paglitaw ng kanyang aparisyon ay may natalakay na tayong 5. Ano pa nga ba ang mga nangyari sa natitirang 10 araw ng pagpapakita ng aparisyon ni Maria sa kanya? Alamin sa Part 2 ng The Teresita Castillo Story na pinamagatang Mga Nalalabing Araw sa Aparisyon ni Maria at ang Katayuan ng Simbahan sa Kasalukuyan. Marami pang misteryong natatago ang tanang mundo na siya namang inaasam na maisalaysay ng takipsilim True Mystery Stories. Kung nais nyo pa ng mga ganitong uri ng kwento, ay mag-like, comment, at share kayo sa video para maiparating natin sa iba ang mga misteryong nagpahindik sa inyo't nagpatindig ng inyong mga balahibo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pa naming kwento. Tumungong muli si Sister Teresita Castillo, kilala bilang Sister Teresing, sa lugar ni Maria sa hardin. September 16 ang petsa at ang araw ay Huwebes. Sa parehong oras din na alas 5 ng hapon ay sinalubong ni Maria sa Teresita Castillo ng isang kahilingang maipagpatayo siya ng rebulto. Sa parehong lugar na yon, sa hardin. May mga tila mumunting anghel na lumilipan sa paligid ng birhen na siya namang ikinatakhat ikinamangha ni Teresing. Gusto kong magkaroon ako ng rebultong ilalagat dito. Nais kong ilarawan mo ako sa inyong tagapangalaga dahil gusto kong maging katulad ng rebultong ito ang pagkakawangis ng kung paano mo ako nakikita ngayon. At dapat ay kasinlaki ito ng istatwa ng Lourdes na nasa labas ng kumbento. Sabihin mo sa iyong punong madre na ipagrosaryo dito ang komunidad tuwing hapon. Lalo na sa panahon na iyon, iparating mo ang pagmamahal ko sa kanilang lahat ng aking mga anak. Sabihin mo sa kanilang mahal ko ang lahat ng aking mga anak sa Lipa Carmel na ako'y sumasa inyo. Pagwiwi ka ng ina kay Teresita at walang ano-ano'y binasbasan niya ang dalaga at muling naglaho ang birhen. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pagkikita ni Maria at ng madreng si Teresita sa lugar sa hardin. Nakikipag-usap sa dalaga bilang isang ina sa kanyang munting anak. Binigyan ni Maria si Teresita ng mga payo tungkol sa pagiging masunurin, simple at mapagkumbaba.
na sabihin sa komunidad ng Carmel ng pagiging simple at ang kababaang loob ay ang dalawang katangian at birtud na kanyang mahal na mahal. Kaya marapat lang na kanila rin itong mahalin at isagawa. Sa maraming sangguniang sinasalaysay ang kwentong ito, karamihan ay may nilalaktawang 10 araw sa pagitan ng September 16 at ng huling araw ng pagbisita ng aparisyon, September 26. Ngunit, may isa sa mga ito ang nakapagtala ng mga pangyayari sa mga petsang September 21, 22 at 25. Tatlo lamang sa mga nalalabing araw bago humantong sa September 26, na huling araw ng pagbisita ni Maria. Kung bakit ganong na lamang kalaki ang laktaw sa mga timeline ng kwento ay hindi pa rin matiyak. Gayunpaman sa tatlong petsang nabanggit ay mga pangaral lamang at mga pinag-uutos ni Maria ang naitala. September 21, sinabi ni Maria na ninanais niyang maidasal ng komunidad ang 13 debosyon kada araw ng Sabado at sa September 26 naman na huling araw ng kanyang pagbisita ay pinagutos niyang maidaos ang misa sa kanyang pangalan kada 12 ng bawat buwan. Sinabi niya kay Teresita noong September 22 na hindi siya obligado na maniwala, makinig, pati na ang magdasal sa mga araw ng Sabado. Maliban na lang kung gugustuhin niyang magdasal ayon sa kanyang sariling pagpapasya. Bago matapos ang kanyang 15 araw ng pagbisita noong 25 ng Setyembre, hiningi ni Maria sa komunidad na magkaroon sila ng isang individual na pag-aalay ng mga miyembro ng kanilang mga sarili sa kanya na marapat na ayon sa diwa ng St. Grignon de Montfort, gaya din naman ng mga iniutos at ninais ni Maria, ay naisagawa naman din ito at nagkaroon nga ng pag-aalay at pagtatalaga ng mga miyembro para kay Maria. Nang matapos ang 15 araw ng mga aparisyon ng Birhen, Linggo ng September 26 ay inulit muli ni Maria sa mga taga-Carmel ang kanyang mga pangaral. Wika niya. Anak, dapat mong mahalin at sundin ang inyong punong madre. Sabihin mo sa mga kapatid mo na mahalin nila ang isa na parang totoong magkakapatid, na isagawa ang pagiging mapagkumbaba at pagiging simple. Mga katangian, iniibig kong tunay. Sabihan mo silang mahalin at sundin nila ang kanilang mga nakatataas at huwag kalimutan ang mga bagay na ipinag-uutos ko. Hindi na ako hihingi pa ng mas malalaking bagay sa inyo gaya ng inaasahan ninyo sapagkat kayo ay mga mumunting anak ko. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Maria. Huwag ninyong kalimutang ialay ang inyong mga sarili sa akin sa 7 ng Oktubre. Kayo'y magpakabuti. Ako ang Birheng Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Palagian kong babasbasan ang komunidad, araw man o gabi. Pagkatapos mabasbasan ang madreng si Teresita ay agad na nawala ang birhen at hindi na muling nakita pa. Sa pagkakataong ito, nakilala bilang Mary, Mediatrix of All Graces, ang aparisyon na iyon ni Maria buhat sa kanyang pagpapakilala nung siya'y mamaalam sa 15 araw ng kanyang mga pagpapakita. Hindi rin dito natapos ang kwento ng aparisyon. Sapagkat kasunod lamang ng paglaho ng birhen ay may mga napabalita pang mga milagrong nagkalat sa Carmel at sa lungsod ng Lipa.
Noong September 30, apat na araw matapos ang huling pagpapakita ng birhen, ay nagkalat muli ang mga talulot ng rosas sa loob ng mga silid ng kumbento ng Carmel. Noong October 3, nagkalat naman ang mga ito sa hagdanan ng kumbento. Maraming pagulan at pagkalat ng mga talulot ng rosas ang sunod-sunod na naganap sa loob ng kumbento. Isang buwan naman ang makalipas noong November 11, umulan ng mga talulot sa labas ng kumbento na nakita pa ng mga taong bisita lamang sa lugar. Kinabukasan, Biyernes, pagkatapos ng misa para sa Birheng Maria, ipinatawag si Sister Teresing sa lugar na yon sa hardin na siyang nilitawan ng aparisyon. Naroon, nag-aabang at naghihintay malapit sa sanga, si Maria. Siyang kanilang kinilala bilang tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Nagdikit ang mga kamay ng birhen sa harap ng kanyang dibdib na parabang naghahandang magsambit ng isang dasal. Siya'y tumingin sa kanyang mumunting anak na si Teresing at sumunod sa kanyang komunidad ng Carmel nang may malalim na pagmamahal ngunit lubos na mas malalim pang kalungkutan. Wika niya sa kanila. Hindi pinaniniwalaan ng tao ang aking mga salita. Magdasal ka na. Magdasal ka ng marami dahil sa persekusyon. Magdasal para sa mga pari. Ang hinihiling ko ngayon ay sa mismong hiniling ko rin kay Fatima. Sabihin ninyo ito sa mga tao. Hindi nila pinaniniwalaan o sundin man lamang ang aking mga utos at tuparin man lamang ang aking mga hiling. Sabihin mo sa mga madre ng Carmel na iniuutos ko sa kanilang magdasal sila at ipalaganap ang aking debosyon at gumawa ng pagpipinitensya para doon sa mga hindi naniniwala. Kapag dumating ang mga tao para magdasal at humingi ng biyaya, hayaan mo silang gawin ito sa pamamagitan ko at hindi sa pamamagitan mo. Ang kanyang huling salita ay isang salita ng katiyakan at siya namang salitang muli ng pamamahalam. Ang lahat ng ito ay maaari nang ipaalam sa lahat. Ito na ang huling aparisyon ko sa lugar na ito. Nasundan pa ng maraming himala ang paglisan na iyon ng Maria. Ilang ulit pang namataan sa paligid at loob ng kumbento ng Carmel ang pag-ulan ng mga talulot ng rosas at nagkalat ang balita tungkol rito. Lalo nang makita ng mga tao ang mismong pangyayari at ang mismong pagkakayari ng mga naturang talulot ng rosas. Di kalaunay dumating sa punto na halos buong bayan ay buong araw nang nag-aabang sa labas ng kumbento ng Carmel para lamang masaksihan ang himalang pag-ulan ng mga rosas. Isa sa mga naging saksi ng nabanggit ay ama ng isang manunulat na may pen name na Buhay Batangas. Para sa website na Batangas History, Culture and Folklore. At dito'y tinalakay niya ang mga nangyari buhat ng mga aparisyon at himala sa Carmel sa Lipa at kung paano isinalaysay ng kanyang ama sa kanya at sa kanilang magkakapatid ang nasaksihan nito sa kumbento ng Carmel. Dahil sa kuryosidad at intriga sa pinagkakaguluhan ng mga tao sa lugar,
Naparoon sila at naghintay para sa hinahanap nilang sagot. Lieutenant kasi sa Philippine Air Force ang ama ng manunulat na nooy na-assign sa Basilio Fernando Air Base na matatagpuan sa Lipa, kung saan naroon din ang kumbento ng Carmel, si Teresita Castillo at ang mga himala na tanging saraturang kumbento lang makikita. Pumunta sila rito sa isang mahangin at maulan na araw at sinuwerte silang mabiyayaan ng isang ulan. Hindi ng tubig ulan, kung hindi ng talulot ng mga rosas kung saan nakaukit sa balat ng mga ito ang imahe ni Maria, ni Jesus, ng simbolo ng Sacred Heart at ng marami pang debosyon at imahe na nakaugat sa relihiyon ng Katolisismo. Hindi man kumbinsido sa mga kumakalat na kwento noon tungkol sa aparisyon ng Maria sa batang madre at sa mga miyembro ng Carmel, alam ng lieutenant ang nakita at nasaksihan niya noong araw ding yon. Lumitaw ang mga talulot na nagmula sa kawalan na tilang galing sa alapaap at nahulog na parang hindi natitinag ng kahit anong ulan o hangin sa paligid. Diretsong pababa ang pagkahulog ng mga ito at buhat sa matagal na pag-aabang sa himala ay mabilisang nagsitipo ng mga tao sa pinag-ulanan ng mga talulot. Sabik na makakuha ng isa, kung hindi man ng iilan. Maging ang obispo ng Lipa noon na si Alfredo Versosa ay nakarinig na ng mga usap-usapan patungkol sa aparisyon. Sa mga rosas at sa biglaang pagdami ng mga debotong bumibisita at sumasamba sa Carmel. Pagod na siyang makarinig ng tungkol dito at hindi siya naniniwala. Mapagduda kung ilarawan ng ibang klerigo ang obispo, kaya naman sa galit ito ay pinagutos niyang itigil na nila ang kanyang pinaniniwala ang isang kalokohan at kahibangan lamang, at tanggalin na ang rebulto ng Birheng Maria kung saan ito'y ginagalang at dinadasalan ng mga tao. Hindi nang tagal ay siya na mismo ang bumisita sa Carmel, hindi para masaksihan ang usap-usapang himala ng mga rosas, kundi para masigurong naisagawa na ng mga madre sa kumbento ang pagtanggal sa ribulto na ipinag-utos niya. Makukumbinsi pa kaya ang obispo para baguhin ang kanyang desisyon tungkol sa kumbento ng Carmel? Ano na ang mangyayari sa lugar buhat ng mga kwento ng himalang nasasaksihan ng mga tao rito at ano ang epekto nito sa simbahang Katolika? Abangan sa Part 3 ng The Teresita Castillo Story. Kung gusto niyo pa ng ganitong klase ng kwentong nagtataglay ng kababalaghan at misteryo, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, comment at share sa video na to at pag-subscribe sa channel. Huwag ding palampasin ang aming mga susunod na videos sa pamamagitan ng pag-click sa notification bell. Marami pa kami mga istoryang inihanda para sa inyo. Kaya naman, makakatulong sa amin kung panonoorin nyo rin ang iba pang video sa channel habang kayo'y nasasabik sa mga susunod pa. Salamat sa pagkikinig sa amin at muli, ito ang Takip Silim True Mystery Stories.